Magandang gabi sa inyo lahat. Ito po si Dr. Tony Leanchon. Magandang gabi po. Hi. Naku, napaka-init po ng araw na ito. April, ano ba ngayon? April 5. Naku. Oh, April 5 naman. April 4, Thursday. Kasi April 5. And then 6, 7. Wala palang pasok yata, no? 8, 9, and 10. Kaya tang pasok, no? Yung 9 ay parang Heroes Day, Bataan. Tapos 10, dineclare na regular holiday. So, mahabang pahinga ninyo. So, parang apat na araw yan. So, coming from the Holy Week, maganda, makakapahinga din po kayo. Oh, magandang gabi po sa inyo. So kanina po meron hong Rappler community chat. Ito yung topic na diniskaso namin. Yung palang Rappler community chat, maiba tayo. Using technology. Dami na natin natututunan. Biro mong nakikipag-usap ka. Kailangan mabilis ka lang mag-type, no? So may app ho doon ng Rappler. Tapos magiging member ka. Tapos may community chat doon, mga 1 hour po yun. At i-discuss nyo, kasi ang topic ay pertussis. Pertussis the other day. Kanina naman, ang diniscuss namin ay, ito, yung title niyan, is heat dangerous to your health and body? Yan. So ako po ang resource person at ang moderator ay si Casey Balmonte. At marami rin namang nakinig. Apat lang ho. Oh, kasi kaya apat lang ho. Eh mas marami wala na ho naniniwala sa ano, sa science. Oh, kasi ngayon naligo ho ako. At kaya kami nagkatawanan ni Dr. Marge. Nakita daw niya yung ABS-CBN, yung tungkol sa ngayon lang. Tungkol daw dun sa para daw matanggal daw yung risk ng heat stroke, ay wala na daw lang magpanty. Oh, so kinikwento niya sa akin. Sabi niya, ang bihira, sabi ni doktora. Dahil pala naniniwala, sabi doon ng iba, dun sa trend. Ang haba daw eh, trending eh. Dati na namin ginagawa yan. Di kami nagpapanty, di nga din kami nagbabra eh. Sabi nung isa daw comment. Kami mga mag-asawa nga daw eh. Hindi na daw din kami nagpapanti. O, di ganyan. Dami. O, so parang ano, na-affirm na ginagawa pala ito. Hindi ko lang maisip lang. O, kaya lang, meron bang isang ano, tawag dito. Isa daw na lalaki dun sa trend. Ay kunyari daw, hindi ka daw ito si nabasa daw. Ikaw ba, Amelita? Ikaw ay kaklasiko. Sabi niya, hindi kaya mahirap 'yan kunyari maraming babae diyan. Hindi kaya daw mag-amoy tulingan daw diyan sa bahay. Yun daw dun ng comment eh. So okay. Laughter is the best medicine. Ang init ng ano, nandito ako ngayon sa kwarto. Meron electric fan dito, naka-aircon pa. Eh ako napahagalpak ng tawa. Ano yung Inglesa namin doon sa community chat ng Rappler? Wala yun. Oo, wala yun. Oo, ang uso talaga ngayon, wala na talagang saplot. Eh, ako na rin eh. Tinitingnan ko kung mas maigi nga. Discuss pa ako ng discuss ng CDC, yung Center for Disease Control ng Amerika. Inglesan pa. Oh, subukan ko man hindi mag-brief. Oh, yan. Yan, hindi pwede. Censored kasi. Oh, sabi ko, parang maayos nga. Kaya lang, ang problema nito, baka mangati ako dito. Anak ng kambing. Tapos, nakita ko,
Ay, Bridgie. Nakita ko sa isang ano, tinanong pala si Secretary Herbosa ni Senator Bongo. Pero ang unang tanong, may Senate hearing pala on health nung Tuesday. At tinanong si Senator Tulfo, anong sasabi mo Senator Tulfo? Sabi ni Senator Bongo tungkol sa hindi pagpapanti. Sasagot sana si Senator Tulfo eh. Bigla na lang natawa at umalis. Oh, natanong si Senator si Secretary Herbosa. Sabi ni Secretary Herbosa, in fact, Inglesan din eh. In fact, there are evidences to that, no? No. Well, meron akong variation at cotton panties na lang daw ang gamitin. Oh, daw para less ang moist. Sabi ko, ano ba tong usapan to? Usapang brief at usapang panty dito sa ano? Yung heat. Ako eh, samantala nga kaninang mga alas 6, 5 to 6, hirap na hirap ako mag-English. English, ano mapansin nyo, English ako kasi mag ano eh. Magsagot. Siyempre, mga Inglesero eh. Imagine mo si Honor Rappler eh, si Maria Ressa eh. Di ba? Inglesan yan, di pa pwede. Akala ko may magtatanong doon tungkol sa panty doon sa community chat. Na mag-join kayo niyan, maganda. Mag-enlist ko kayo diyan sa kuha kayo ng Rappler app, libre naman ho 'yan. At ipasok niyo. Tapos kasi doon ho eh pwede kayo makipagtalastasan. Oh, eh kasi isang oras ako eh dito. 'Yan nga yung didiscuss ko sa inyo. Kaya lang kaliligo ko lang kasi nag treadmill ho ako. Ngayon, kasi mahirap po ang alas 10 hanggang alas 4, dangerous period dyan. Wala mag-exercise niyan, mga kababayan. Wala. Kung gusto niyo tumiri kamata niyo, yan, ang gagawin niyo. Sigurado, yan. Yan ang temperature niyo. Ay, Manet. Galing ako sa PCP kanina. Oo, sa PCP. Ngayong araw na to, busy po ako sa advokasya. Nasa Philippine College Physicians po ako. Ang opisina namin, maganda ho. Nasa 22nd floor ng One San Miguel. At saka Shaw Boulevard. Tapos alas 2, meron akong advocacy sa vaccination, sa Watson's. So nag-cross lang ako sa Mega. Alam nyo, minsan gawin nyo yun, yung one day kayo. Yung, kasi siyempre, yung pagtatrabaho ko sa hospital, ano ho yan eh? Isip ka ng isip. Minsan talaga, sabi pa nga ng mga pasyente ko, ngumiti ka naman, Dok. Eh, ako kasi pag nagtatrabaho, seryoso. Seryoso ako. Eh, kanina na nagagawa ako this morning, ako eh, board of judges, so isa ako sa board of judges sa most outstanding resident in medicine, na i-announce sa May 5. No, sa opening day ng convention ng Philippine College of Physicians. Eh, napahanga ho ako ng mga young doctors. Alam nyo, naiiyak pa nga ako eh. Naalala ko yung sarili ko. Kasi halos ganong edad ho ako noon eh. At lahat ho sila eh, patriots, no? Minsan na, ano, this day, eh, napuno ang puso ko. Punong-puno. Punong-puno. Dahil sa advocacy ha. Tapos after that, ako ng Mega Mall. Nag-tsaka ako. Na-meet ko din si Patrick. Si Patrick Yu, kung nakikinig ka. Siya ay senior marketing manager ng Watson's. Pogi ho eh. 6'2". 6'2 po. At tayo ay nagpunta dyan sa Watson's. So, yan ho eh, advokasya. Oo. Walang strings attached dyan, mga kaibigan. Tapos, 2 to 4 yun. Uwi na ako. Kasi meron ho akong community chat. O yan. Yan ang i-discuss natin. Yan. Kanina pa nga sa SM, Makati na malapit po ang entrance. O, galing MRT. Tatlong meters lang po pero ang lakas po ng singaw ng mainit. No? O, kamusta naman po? Ay, nako si Beth. Okay naman si Beth. Busy lang. Busy lang si Beth Monet. At nagka ano naman kami
nakapag-share. Monet, nagkahalikan lang. Kasi tagal ko na na-miss yung mga yun eh. Bihira kasi ako pumunta doon after the pandemic. Busy-busy po sila dahil merong convention. So, tayo naman ay kikwento ko lang sa inyo yung buod ng discussion. Side story muna. Punta muna tayo sa earthquake ng Taiwan. Kapupost ko lang. Ito pa lang sa Taiwan, ano? Ito pala ay pinakamalakas na earthquake in many years. Meron dun mga kinumpara Turkey, ibang countries. Ang mga namatay ay 60,000, 50,000 in the last 10 years, no? Itong Taiwan, 10 ang namatay. 10 lang, ha? Kumpara doon sa 50,000, 60,000. At ang mga buildings na nasira ay hindi talagang gumuho kasi ang ilalim pala niyan ay nag-i-sway ang mga building at yan ay preparasyon. Yung Taipei 101, yung dating tallest building in the world, no? Kasi ang tallest yata ngayon ay yung sa KL, no? O, ay yung Taipei. Hindi man lang yata nag-iba, eh. Ang tindi ho ng Taiwan, yan ay years of preparation. O, tayo ngayon, dito lang ho tayo sa init ng araw, wala tayong pasok. Sa bagay, sang-ayon naman na ako dyan kasi kawawa yung mga bata, eh. Ang heat of the sun ay delikado. Sa brain ho, meron tayong thermostat na tinatawag. Yan ang nagre-regulate kung anong kaya niyong init, no? Oh, so mamapansin niyo, mas nakaka-adapt tayo pagka malamig. Kasi pagka pumunta tayo sa malamig na lugar, magdadala lang tayo ho ng heat tech. Tapos may patong-patong, tawag natin layers. Ayos ka na. Pero ang heat of the sun, mga kaibigan, mamamatay ka dyan. Mamamatay ka dyan. So may tatlong stages yan. Heat cramps. Nagka-cramps ka muna. Muscle, weakness. Crack-cramps ka. Heat exhaustion. Mahihilo ka. Papagod ka. Magsusuka ka. Tapos magkukumbulsyon ka. O, tapos kukolaps ka. Ang tawag dyan, heat stroke. At maaaring mamatay ka. O, ang delikado yung may edad. Kasi may edad, karaniwan, may underlying heart disease. May hypertension. Yan. Ay, Masi, ay, Rhea, isa. Meron may mga sakit na iba. Mga bata, ganun din. Ang mga babies, hindi umiimik yan. Kaya, usually, titingnan mo na lang ang mga babies kung namamawis, sunken ang eyeballs, or sunken ito. Ang ihi ay kokonti lang. Sa atin naman, namamawis muna, maya-maya, wala na, tapos tutumba na lang. Yan, no? At ang senaryo, ang mga hanap buhay na mga yan, ay nasa labas. So, traffic enforcers, drivers, vendors, athletes, or bikers, o naglalakad. O, so lahat, delikado. Kaya nag-iingat ngayon. Kaya maraming lugar ang nag-declare na po mga kababayan. At 4,000 schools na nag-declare na walang pasok muna. O hindi, ano muna ho sila, distance learning muna. Or yung iba, hybrid. Wala pa kasi delikado. Baka ang iba ay mga bata, madisgrasya. Kasi mga bata kasi walang sense of awareness yan kung iinom ng tubig or hindi. Yan. So we talk about education. Pero ang sabi ko, maganda, may survival kit. Ang survival kit na pa-importante. Kumbaga, meron kang backpack. Yan, may backpack ka. Ang laman ng backpack, kunwari, may tubig ka, meron kang thermometer, yan. Tapos meron kang mask, may tissue paper ka, yan. Tapos may pagkain ka, yan, may pagkain ka, lalagay mo yan. Kasi mahirap na, baka ikaw ilalagay nyo lahat yan, para sa ganun, handa kayo. Tapos may extra t-shirt ka. May extra t-shirt po kayo. Kasi pag wala kayong ganyan,
Eh baka kayo ay ma-heatstroke tapos may sambalilo ka. Sambalilo, alam yung sambalilo. At may payong ka. Oh. So dapat ready ho kayo doon sa ganong aksyon. Kasi kung hindi, baka may mangyari. So, kinaikwento ko, merong mga sad stories in the past. Yung mga nagpo-football, matanda, bata, delikado yan. Basketball, sa labas, delikado yan. So sa makatuwid, pwede naman ho yun tayo makaligtas doon. Provided, hydrated. And number one, hydrated. Kaya yung pinadala ko sa inyo, yung pictures sa link ng CDC, kinuha ko yan. Ang gawin nyo, isave nyo. Tapos gawa kayo ho ng album, isave nyo yun. Kasi magagamit nyo yun. So, ang una niyan is to educate the public. At ang the best niyan is to infographics coming from reputable DOH, CDC, sasave niyan. Educate the people. Share, like, shares. Yan. Pero ang pinakamaganda ay educate, engage, and empower ang bawat Pilipino na pag dumating ang tag-araw, ay tayo ay ayos na. O. Or ilipat ho yung school days ng September to June. Para June, matatapos ka ng March. Kasi pag September, eh Mayo. O. Kaya ang nangyayari, kawawa mga bata, naiipit doon sa init because of the global warming. Sa global warming kasi, yung init ng atmosphere, tinutunaw na ho yung mga island, dumadami ang dagat ngayon. So, mas nag-iiba na ho ang weather patterns ho natin. Bagyong-bagyo or mainit na mainit, yan ang nangyari. At yan inevitable. So, kailangan maging visionary tayo at meron tayo dapat template. Oh. Pero ang template naman yan ay napakasimple. Ang maidadagdag lang natin sa CDC, dehydration, light clothes, tapos the usual, no? Idadagdag na lang natin din yung magtatanggal ng panty at brief. Oh, mukhang ano eh, mukhang inaaral ho ng CDC ho yun, yung pagtatanggal ng panty at brief. Para daw ho bumaba yung body temperature. heat, init ng panahon. No? Sabi ni Roger Talavera. Si Ami, kamusta? Ako yung nanonood doon ngayon ng Pretty Woman. Hindi, manunod sana ako ng isang action. Eh, natatamad ho akong mag-exercise pagka mag-iisip pa. Maganda yung mga rom-com lang eh. Tes, grabe, talakaya na yan ah. Oh, yay. Oh, wow. Pero chocolates lang po, Kabidop. Ayos ba? Hindi, kailangan mo kasi meron kanyang mga bit-bit. Kasi, yan, survival kit natin. Ha? Eh, kailangan may konting sugar. Mahirap po pagkawala eh. Ha? So, kailangan natin yan. So, mga kaibigan, tayo ay, alam nyo na ang gagawin natin. Tayo ay mag-chill-chill muna. So, gawin nyo mag-exercise ho kayo. Alam ko mainit ang panahon, pero nakakadalawang ligo na ho ako at nakadalawang litro na ako, so isang litro pa. No? I recommend electrolyte powder added to drinking water. Ayan, ayan, maganda yung suggestion na yan. Ha? Meron yung mga Gatorade na ngayon or itong mahal kasi yung iba, no? So, medyo mahirap din po ng konti buhay. Kasi pag bumili kayo mga electrolytes, mahal din. Kumusta nga ho? Andy sa Tom, din ba kayo? Dok? Sabi na yun. Hindi, di na. Tinanggal ko na. Hinahanap ko ho yung sa'yo na isang nakapaghubo para maibsan naman nga ang init. yung pepero. Erwin, subukan mo para masaya, para may sugar surge ka dyan. Tapos minsan nagdadala ako ng dalawang bananas. Yan. Pokari. Yan. Okay yan. Kaibigan natin mga taga-pokari. Minsan, bumibili tayo yan.
Doc, Pocari Sweat po ba? Ayan o, oh. Okay yun, Pocari Sweat. Masarap yung Pocari Sweat, lalo na pagka malamig. Malamig, gustong gusto ko po yan, yung Pocari Sweat. Ini-endorse ko yan. Hindi ko kilala yan, pero masarap yan, yung Pocari Sweat. At maganda ho yan, lalo na sa mga nagtatai po. Yan, yung mga electrolytes. Dami na eh. Pero wag ho yung may sugar na marami. Okay. Inom kayo lagi ng tubig. Alam nyo, pag ako bumababa, pag sakay ko ng kotse, 500cc. Pag baba ko ng kotse, 500cc. 1 liter na kagad yun. O, pagdating ng opisina, iinom ako ng mga 2 liter. 2 liter. Tapos, sa gawi, nakaka 4 liters po ako a day. Oo, kasi para malakas ka. So, kung ang feeling nyo parang may fatigue kayo, heat exhaustion yan, mga kaibigan. Mapakla lang ang lasa ng Pocari. Yan. Oo naman, mapakla. Ganun talaga. Pero kung matipid kayo, talagang tubig na lang talaga. Dok, hindi na ako nagbibrip sa tag-init para presko. O, kita nyo na. May napapala din pala tayo dyan eh. Pinag-research ko pa rin pala yan eh. O, pare-pareho na lang tayong ano. Huwag na lang tayong mag ano, underwear. Mas matipid pa. Ayan. O, mapakla lang yan. O, ikaw naman test eh, mayaman eh. O, masarap po ang Pocari. O, ngayon, nakakita na ba kayo ng actual na heat stroke? Ako nakakita na. Akalain nyo, minsan, 10 years ago, nanggaling kami ng Boracay. May nagbi-beach volleyball. Akalain mong nag-collapse. Nag-collapse. Nag-resuscitate kami, no? Puro doktor kami lahat doon. Hindi namin nasagip. Alam nyo ba't di namin nasagip? Wala palang hospital doon sa, ano? Sa Boracay. So, ang tagal namin nag-resuscitate. Parang 2 oras. Dumating yung tulong galing ho dun sa Aklan, Katiklan. Late na. So maniwala kasi hindi. Eh, siyempre, hindi magsusurvive yun. 50 years old yun. Oh, patay. Patay yun. Nag-beach volleyball. Hindi siguro minuman tubig or may sakit sa puso. Slim naman. Hindi ko maintindihan bakit namatay yun eh. Kaya sabi ko sa inyo, delikado yan. Now, kung kayo pupunta pala sa mga tourist spot, mga destination area, siguraduhin nyo na may doktor doon. Kasi pagpunta nyo pala sa mga lugar na yan at walang hospital, tapos kayo. Tapos pala, pagka nasa beach kayo, huwag kayo maglalasing, iihi kayo, kape. Huwag kayo magkakape pag nasa may dagat. Huwag kayo magsosoda, iihi kayo ng iihi niyan. Huwag nyo iinumin ng lay 6 ninyo, iihi kayo ng iihi. O, kaya dapat, pag nandun kayo, inom kayo ng inom. O, kaya ako personally, sorry po ha, hindi ako killjoy, hindi ho ako beach person. Dalawa lang naman kasi ang tao sa Pilipinas eh. Tatlo pala. Beach person ka, mall person ka, or homebody ka. O, ngayon homebody na ako, pero dati mall person ako kasi mahilig ako sa mall. Malamig eh. O, pag malamig, o di masarap magkape, masarap magkonting kain, may madampot ka ng isang t-shirt dyan, masaya ka na. Di ba? Ganun naman sa mall eh. Pero dahil sa traffic po, ayoko na rin mag-mall. O kasi kailan ba ako nang galing sa mall? Kanina, nasa mall ako. Gusto ko sana magtingin-tingin. Nung nakita ko yung relo ko, 4 o'clock, akalain mong napapaspas ako ng uwi. Buti, dumating ako 4:45. Kaninang umaga, Monet, kung nakikinig ka, may kilala ako, senador, hindi pala nagsusuot ng brief. Ha? Meron? May senador na hindi nagsusuot ng brief? O talaga? Sino kaya yon? Bigyan mo naman ako ng tip. O, si Amelita daw. Hindi nagsusuot ng brief? Talaga? Maayos yan ha. Medyo malamig yan at mahirap lang ng konti yan. Ano? Kanina umaga, na-late ako. Meeting ay 8, dumating ako 9. Napatraffic ako dyan. Ginagawa kasi dyan sa may Ortigas eh. Sa may Meralco. Ano?
Oh, homebody. Ako po, homebody. Homebody kasi ako eh. Kasi sa traffic po, na ano po ako, naiinip po ako sa biyahe. Talagang, sa totoo lang po ah, wala ka rin namang gagawin sa mall. Eh, kasi mag-iikot ka. Kahit gaano kalakas yung aircon ng mall, eh mainit pa rin eh. O, eh ang gawin mo na lang, umkan tubig, mag-electric fan ka, buksan mo ng konti aircon, at sarado mo yung door para hindi tumakas yung lamig. Tapos eh yung window, eh medyo ikortina mo muna. Eh di ganun no, nagpipreserba. At sa gabi, dahil cooler and temperature, pagbubuksan nyo yung bintana ninyo para pumasok yung lamig at hindi yung kulob para lumabas. So, yan ang ginagawa dapat to eh, sa mga oras na ito. Oh, pero yun nga, gusto ko nga sabihin sa inyo. Si Robin Padilla po ba yun? Hindi nagsusot ng brief. Yun ba yun? Ang dami palang... Ewan ko. Hindi ko na alam kung ano yung... matindi ho ang ating ano, habang nagka-earthquake sa Taipei, ang pinag-uusapan sa Pilipinas, doon nag-iiyakan ng mga tao, dito naman sa Pilipinas, naghahagalpakan sa heat stroke. Ang dinidiscuss, eh kung magpapanti ka or magbi-brief ka. Usapang panty na nangyari. Sabi ko, ano ba yan? Yun ang nagte-trending. Oh, Doc, ano pala, nahilo ko kapag dumadami ang tao sa mall. Oo nga. Nakakahilo naman talaga. Eh, magsusukat ka pa lang, mainitan ka na eh. Oo. Oo. Yan ho yung mahirap eh. Eh, ako naman, personally, ang pinupunta ko lang naman sa mall, sa totoo lang ha, bibili lang ako ng isang malamig na drink lang, yung fruits lang. Ayos na ako dun eh. Eh kasi wala ka namang halos mabibili. Parang bang simplicity na lang tayo. Isa't makapag... Mas maayos pa yung simple. Kasi ngayon, sa hirap ng buhay, kahit magbibili ka dyan, sa tingin mo ba, may titingin pa sa iyo ngayon, nakamaskara ka rin, di pare-pareho na rin yan, di ba? Doc, oh, laughter kasi is the best medicine. Oh, tama naman, tawanan na lang tayo ng tawanan. Oh. Oh, tama, haba-haba, Biyernes bukas. Oh. Alam nyo, napapag-isipan namin yan eh, kung anong gagawin namin dito sa susunod ng mga araw. Oh, pero mas maganda sa akin, magpahinga, recharge kayo. Ayan yung gagawin nyo. Si Aubrey Miles at Tony, hindi rin sila last... hindi rin. Sabi nila, hindi lang sila nagbi-brief at nagpa-panty. Ba, eh, talagang ganun, ano? Usapang panty na talaga ito, no? Matindi talaga ito nangyari ito. Oo nga. So, walang mali siya lang, ha? Baka may mali siya kayo dyan, ha? Oo. So, anyway, okay lang mo yan. Laba, ano pa rin, maganda pa rin yun. Pero ako naman, kailangan tumayo ko. Kasi baka maraming maniwala eh. At pumasok sa Manila Doctors. Eh, pinagtatanong ko nga si Jenny, si Ronnie, kung yung mga pasyente sa labas eh, may naka walang brief or panty. Mahirap po yan. Baka mapagalitan ho ako sa opisina. Okay lang ako. Ayoko. Pero ako, nakaano ako ha, naka, ito, no. Oh, naka, yan. Naka-brief po tayo ha, naka-brief. Naka-brief po tayo ha. Oh, ay, mahirap yan. Oh, naka-boxer shorts lang tayo. Oh. Oh, tawa muna ho tayo kasi katatapos ho ng mahal na araw eh. Eh mahirap pa. Philip, oh, di ba maka-move on sa panty? Ngayon, last day na nga lang ito. Sabi ko nga, mag-move on na ako dyan eh. Kaya, kaso lang kasi, may nagpadala sa akin ng video. Itong isang medical director ng malaking hospital. Inglesero pa naman. Padala ba naman akong meron nagja-jumping rope. Isang pagja-jumping rope, nahubo yung panty. Marami na palang ganyan.
Kahapon nga, ito mga surgeons na kausap ko doon sa Shuttle's Best, di naman ako nakikipagkwentuhan. Lima sila, di nakiupo ako. Mga juniors ko. Ako, tawa ako ng tawa. At sakit ang panga ko, katatawa ko. Ano-ano yung mga jokes nila. Ay, Diyos ko, mga Pilipino. Ang daling patawanin natin. Ano? Move on na. Bukas hindi na upanti usapan, ha? Tsaka brief, ha? Seryoso na ho bukas. May iba akong topic na didiscussin bukas. Didiscussin ko sa inyo yung mga inspiring doctors. Nako, ang galing na mga in-interview ko. At bukas, sasabihin ko sa inyo yan. At ito yung notes ko eh. May notes ako. Notes ako. Tapos mag-grade din ho ako. Mag-grade ako ng mga resident ngayon. No? Kaya, yan no? May grading. Yan no? PCP. Yan ang gagawin ko. Kaya... Tapos nagbabasa tayo ng dalawang libro, Managing Up and Across at saka Talk Like Ted. Yan. Yan ang mga binabasa natin. Oh, so yun lang mga kaibigan, matulog na ho tayo, ha? Magandang gabi sa inyo lahat at laughter is the best medicine. Tawa lang tayo. At mas marami may problema sa atin lahat. At maswerte tayo. At meron tayong ganitong may silver linings din sa bawat araw na binibigay sa atin ng Diyos. Napapasaya tayo ng mga bagay-bagay. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.